Hello everyone, thank you so much for watching First and bite. agad-agad, di ba? So ito nga pala ang aming fourth day ng BLW and nakalagay dun sa pedya na list ni doktora or recommended is sa pang fourth day, pwede tayo mag-introduce ng two food and food one or and food two. So, first time din ni baby kakain ng potato and carrots. So, yan, tag-isa lang. Una, inaamoy-amoy niya lang, inayaan ko lang siya. And nainis siya, umiiyak siya kasi alam niya yung pagkain kasi hindi niya alam kung paano niya kakainin. So, hindi ko na hayaan siya na kunin mag-isa and ganyan. Pero dito, makita niya, iyak lang siya ng iyak. So, kahit na umiiyak siya, hinayaan ko lang siya kasi ng mga ilang minuto pa na to see if there would be a difference, kung kukuha ba siya, ganyan. Pero hindi, ang ginagawa niya is, kinakain niya yung kanyang plato. Kinakain niya yung kanyang plato, tapos umiiyak siya ng umiiyak. Kaya, ang ginawa ko dito ay, binigay ko na sa kanya, binigay ko sa kamay niya, yung potato and yung carrots, kasi nagpadurog-durog, kaya lalo siyang nagalit at umiiyak. So, wala siyang ginawa kundi umiyak. Tapos, distracted kapag kinakausap siya. Eh, sobrang nakakainis pag kinakausap siya. Ayan o, di ba? Gusto nang kausap. Ayaw mo o, si tatay nakakain o. Ayan na si tatay. Ayan o, tignan mo si tatay. O, ikaw din. Kumain yung tatay niya para isipo turuan din siya sa buko. Pero, hindi pa rin ang work. So, ang ginawa ko, ismash ko yun. Tapos, binigyan ko siya ng kutsara. And yung kutsara, may naman niya. And for today, binibigay ko pa rin sa kanya yung kutsara kasi umiiyak lang siya. Hindi niya pa talaga kaya or alam kunin. So, yung malaking kutsara yung pinagamit ko. Kasi medyo malamit ko sa malaking kutsara. Pero yun yung pinagamit ko para medyo masanay ko siya. Yung maliit nga na kutsara. Kasi pag dun sa maliit, ang kinakain na yung parang flower ng kutsara. So yan, nasusubo niya naman sa bibig niya. Kasi wala din mo isubo. Natatapan na nila. Pero okay lang naman. Kasi nga nakitira pa ng konti. Tapos, nalagyan ko lang din. Pananak. Tapos, ayun na siya. Yung mga umiyak eh. Medyo busong-busong na siya dyan. Pero gusto niya pang kumain talaga. As in, parang nagustuhan niya yung patatas. Pero yung carrots, parang hindi niya masyado bet. So, ayan, ang dami niya ng kutsara na may maliit, may malaki. Kasi, tinitingnan ko kung ano yung mas mag-work sa kanya. And I think, mag-work sa kanya yung malaki. Kaya, ini-smash ko, tapos binibigay ko sa kanya. Hindi niya pa rin talaga kinakamay. Parang, ewan ko kung ba't ayaw makamay yun. Pero yung... Ubusin mo muna! Kinakamay niya. So, hinayaan ko lang siya. Tapos, may time din na sinusubuan ko siya. Ayan, katulad na. Muntan mo na, mayroon pa pala kasi, inak. Kasi, pang fourth day pa lang naman namin. And, I think, mag-inak din kami. Katulad yan. Pag naiinis na siya, tsaka ko lang siya susubuan. Pero agad maaari siya naman na talaga yung hinahayaan. Sa pagkain. 1-6, di ba? Alos, ayaw niyang hawakan. Pero pag mga lamang, susubuan niya siya susubo. Anyway, isa din sa mga natutunan ko sa BLW, dapat maraming kang pasensya. Kasi, pasensya na unti lalo lang. Na kapag may mga nakapaligid na usap, nabugas yung ano niya, or nade-distract siya, dapat marami ka talagang baon. Matabang ba yung avocado? At syempre, natantrum siya dahil nung first and second day na namin, hindi ko pa nakukuha yung tamang oras ng pagpapakain sa kanya talagang. Yung mga time na yun, as you can see, umiyak siya kasi inaantok siya. Tapos pagkatapos namin kumain, nakakatulog siya. Pero kahit ka pa, sinusubuan ka na? Kasi gusto ko siya yung kumain. Kasi as you can see, pag sinusubuan naman, talagang kain na kain siya. Ay. Kaso, ayaw na kong hawakan. Tapos,
Yung umiyak, huwag yung din ang umiyak. Namin to, kaya okay lang yun. Tapos, pag umiyak na siya po, dito sa nakikay. Pag hindi ako mawaya luwa, wala? Patingin nga! Na parang kayo din na talaga. So, ito, binigay ko lang din to sa kanya na para kamayin niya. And, yun nga, nakamay niya kasi masyadong maliliit yung hiwa ko. Kaya parang hindi din agad niya na kain or napuputol lang or nasangkap ng kamay niya. So, moving forward, yun din yung isa sa mga gagawin ko, yung medyo mahaba talaga para kaya niyang kainin maluti. And, isa pa sa natutunan ko dito, yung tamang oras ng pagkain. And yun, alam ko mag-i-improve din kami moving forward. Anyway, this is it for today's video. Thank you so much for watching. Bye!